Ayan mga kawandor. O, diba? Ayun tayo nakahinga ngayon kasi nagpapahinga tayo kasi medyo masakit na naman yung ulo natin. Ayun pala. Ngayon, may tatopic lang tayo. Isang kawandor natin na nag-comment sa ating video. Ayan, basahin ko ah. Wonder Family, papalahos. Siguro ibig sabihin papalaos. Papalahos na kayo dahil sa ugali nyo na mabait lang sa camera. Kuripot pa, pangit pa ang mga video nyo. Ha 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 ha. O, diba? Yung isang kawander natin nag-comment ng ganun. Ay mga kawander. At sa'yo, sa nag-comment na yon kawander, ano, hindi naman kami sikat. Kumbaga, ang dami lang natutuwa sa amin. Kailan ba kami naging papalahos? Ay mga kawander, sa ginagawa namin, masaya kami sa ginagawa namin. Kasi yung sa pagbablog namin, mga kawander, alam namin hindi namin kalibol yung mga sikat na mga ano, mga content creator. Kami lang po, ginagawa lang namin kung ano yung alam namin na kung saan kami masaya. Ganon. Yung mga, kasi alam namin, yung ginagawa namin na kung saan kami masaya, ay malaking tulong yun sa, ano namin, sa buong pamilya namin. Kaya yung sinabi niya, nagulat ako, papalahos na daw kami. Tapos ang papangit pa ng mga videos namin. Ayan sa'yo, kawander, sa na sinabi mo na yun, nice ko lang sabihin sa'yo na kung ano man yung mga ginagawa namin, masaya kami. Maliit man yung views namin o malaki ang views namin, kontento na po kami. Kasi, tawag nun, talagang kumikita naman sa mga content creator na gaya ko, talagang kumikita naman tayo. Kaso sa amin, kontento kasi kami kung ano lang yung kayang kitain ng mga binablog namin. Hindi po kami nag-aasam ng sobrang laki. Ganun yon. Tsaka, sa ngayon, kasi sa sobrang busy namin, kaya puro daily life lang yung ginagawa namin. Hindi gaya dati na puro prank-prank. Kasi dati, wala pa kami inaasikaso. Ngayon na sobrang dami na namin inaasikaso. Kaya daily life na lang yung inaano namin, kinokontent namin sa Wonder Family. Ayan, ngayon, tinignan ko kung in-stock ko yung nag-comment na yon. Ano, tawag na lang. Kasi kung makapag-comment siya, parang kilala niya kami. Kilala niya kami sa personal. Pero in-stock ko siya. Ang layo niya eh. Hindi ko na sasabihin kung saan. Ang layo-layo naman ng lugar niya. Pero kung makapag-judge siya, kala niya kilalang kilala niya kami. Bakit kaya ganun mga kawander, no? Kung sino pa yung mga hindi nakakakilala sa'yo, sila pa yung judge ng judge sa'yo. Yung parang alam, parang feeling nila kilalang kilala ka, ganun. Kung makapag-judge sila, kala nila, alam nila hanggang kaloob-looban mo. Ayan mga kawander, yung mga sakit ng mga Pilipinoy, no? Na makapag-judge, sakala mo, mas kilala pa nila tayong gina-judge nila kaysa sa mga sarili natin. Ganun tayo mga kawander, ganun yung mga ibang Pilipino dyan. Kaya minsan ang hirap umangat talaga dahil sa mga kapwa din natin Pilipino na gustong magpabagsak sa mga taong nakikita nilang nagpupursige sa buhay, nagsisikap para guminhawa sa buhay. Kung ano nila, yung ano nila, makapagsalita sila, akala mo, kilalang kilala nila yung isang tao. Kung makapag, ano sila, akala mo, napakabuti nila para i-judge ka ng ganon, o diba? Eh mga tayong mga kawander, ano lang tayo, dapat, kung ano yung nakikita natin sa kapwa natin, alam natin na pinaghirapan niya yung mga bagay na nakuha niya, maging ano tayo, maging masaya tayo para sa kapwa natin. Huwag nating kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi natin para ma-down natin yung isang tao kahit hindi naman natin siya kilala. Kung ano na lang yung mga negative na iniisip natin para sa kanya. Nagpursige po yung tao na yan para makuha kung ano man po yung nakakamit nila, kung ano man po yung nararanasan nila sa buhay nila ngayon na maginhawang buhay. Pinaghirapan po yan ng taong nagsumikap. Kaya hayaan po natin sila maging masaya lang tayo. Parang ako mga kawander, ako din nung ano,
ang dami kong hinahangaan ng mga content creator. Sabi ko na balang araw, lahat ng mayroon siya, makakamit ko din. Kaya kailangan magsipag ako. Kailangan ang mindset ko, yung tawag nun, balang araw guminhawa din yung buhay namin. Ganun kami ni Wonder Daddy. Nai-inspired kami sa mga taong umaangat sa buhay. Hindi yung naiinggit ka na yung taong gustong guminhawa ang buhay, gusto mong pabagsakin kasi gusto mo magkalibol na lang kayo habang buhay. Ayaw mo nang naanuhan ka, nalalamangan ka, ganon. Kaya yung mga minsan, yung mga taong ganon, kumbaga, dinadown nila yung tao para mailibol sa kanila lagi. Ayaw nila kasi na may taong umaangat tapos sila naiiwan kasi sila hindi sila nagsusumikap, hindi sila nagsisipag. Yung mindset nilang kontento na lang kung ano yung mayroon sila. Yung mga taong kinaiinggitan po ninyo, inagsipag po yan, gumawa ng paraan para gumanda ang buhay. Nag-isip ng paraan, dumiskarte. Yan, kaya nakuha nila yung mga pangarap nila. Kaya sa mga sa nag-comment na to, naka-wonder natin. Ate, okay ka lang, relax ka lang dyan. Hindi ko alam kung kilala mo ako, pero tinignan ko kasi yung malayo ka eh, malayo ka sa Pangasinan eh. Ayan, kaya natawa na lang ako nung nakita ko yung comment mo na to, na mabait lang sa camera, kuripot pa, kuripot. Ayan mga ka-wonder, about sa kuripot-kuripot na yan. Gaya nga lang sabi namin, kung ano yung sobra, kung ano yung kaya naming itulong, yun yung binibigay namin. Hindi naman kailangan porkit nakakamera ka eh, kailangan ang laki-laki na lang naitulong, ang laki-laki ng ibigay mo para lang masabing, wow, ang bait naman niya, ang laki ng ibinigay. Bakit ba mga ka-wonder, kung maliit lang ba yung kaya mong ibigay at gusto mong tumulong, ibig sabihin yun, kuripot na, pangit na yung ugali. Kasi maliit yung naibigay. Mga ka-wonder, sa pagtulong, wala sa liit o laki yan. Nasa puso yan. Kung ano yung kaya mong itulong, ibigay mo. Kung ano yung nasa puso mo na kaya mong itulong, ibigay mo. At least yun, hindi sumasama yung loob mo. At least yun, yung loob mo masaya na nakatulong. Kasi yun yung kaya mo lang ibigay na itulong. Tumulong ko nga, malaki. Tapos, pagkatapos naman ng bigay mo, sumasama yung loob mo. Walang doon, walang blessing doon. Kasi masama yung loob mo na nagbigay. Dahil nga para lang masabi na, wow, ang bait niya, ang laki ng itinulong. Ganon. Kami mga ka-wonder, kahit pa ang daming nang babas sa amin na ganito, ay binidyo pa, ganon lang naman yung naibigay. Yun lang yung kaya naming itulong eh. Yun lang yung budget na kaya naming itulong. Maitulong. At least nakatulong kami. Hindi yung basta-basta nagbigay ka lang kasi nakakamera ka, ganon. Ayun mga ka-wonder, kami hindi kami nakikinig sa mga tawag nung nagbibigay na kuripot daw ako kasi kuripot daw kami kasi ang dami-dami daw naming pera. Mga ka-wonder, kung ang dami na naming pera, hindi na kami nagpapakapagod ni Wonder Daddy. Hindi na kami nagpupuyat, hindi na kami naglalabas, andito lang kami sa bahay nakahiga lang, nakahilata lang, nag-aantay lang ng may maisaing, may hatiran ng pagkain, ganon po ang maraming pera. Kami sana nga lang, pinagpipray ko, yung mga nagsasabing na ang dami naming pera, ang kurikuripot namin, sana nga lang, magdilang anghel kayo na dumami talaga yung pera namin na maging sobra-sobra. Siguro kung naging sobra-sobra na yung pera ko, siguro hindi lang 1,000, hindi lang 2,000, hindi lang 3,000 yung kaya kong itulong. Baka mas higit pa. Kaya nga nagpuporsige kami ni Wonder Daddy para pagdating ng araw, yung 1K, 2K, 3K na maitulong namin, mas madagdagan pa namin, ganun yun. At saka hindi rin naman pwede mga ka-wonder na lahat ng pera namin, real talk lang tayo. Hindi naman lahat ng hawak namin na pera, ibigay namin. Kumusta naman kami pagtanda namin? Kumusta naman yung mga anak namin? Nagsisimula pa lang yan mag-aral. Kaya nga kahit pagod kami ni Wonder Daddy, kahit laging sumasakit yung ulo ko, nagsusumikap pa rin kami. Kung pwede nga lang, hindi kami magpahinga, pero kailangan natin ipahinga ang katawan natin kasi katawan natin ang puhunan natin para maghanap buhay para sa pamilya natin.
Eh, mga kawander, ang pagtulong naman, hindi masama yan. Basta may budget ka sa pangtulong. Basta may pangbigay ka ganon. Pero, yung tumutulong ka na wala ka pa, yun yung mahirap. Kasi kapag ikaw na yung nangailangan, matutulungan ka ba ng mga natulungan mo? Ganon yun. Ay, minsan, real talk din tayo, minsan yung mga nagsasabi na, ay, ang kurikuripot, ay, ang damot-damot niyan. Hindi po natin pwedeng i-manduhan. Kumbaga, sabihan ng mga tao na dapat ganito yung itulong mo, dapat ganyan yung itulong mo. Kasi tumulong na nga eh, kahit magkano pa yan, basta nakatulong yung tao, wag na nating i-judge, wag na nating anuhin, i-bash pa. At least nakatulong yung tao, ganun yung mga kawander. Ayun mga kawander, sana na-anuhan tayo, na naliwanagan ang mga pag-iisip natin kasi hindi naman lahat talaga kailangang ano eh, alam ko naman na hindi lahat ng mga viewers namin sa amin, masaya sa amin. Hindi naman kailang ma-approach lahat. Kung ano talaga yung ano namin, yun yung pinapakita namin kung ano kami. 'Di ba? Kung ano yung talagang totoong ano namin, yun yung pinapakita namin. Hindi namin kailangang magpaka, anong pang tawag nun? Magpaka galante para lang masabi na mabait kami. Pinapakita lang namin kung ano yung kaya naming itulong. Maliit man yan o malaki sa mata ng mga tao, sa amin, galing sa puso namin yung pagtulong na yon. Ayan. Kaya sana naliwanagan yung nag-comment na yan. God bless sa'yo, ate. Ako talagang kuripot ako. Kuripot naman talaga ako kasi kailangan talagang mag-ipon. Pero ako, pag nakikita ko yung tao na karapat dapat tulungan, talagang tinutulungan namin. Pero kung hindi naman karapat dapat, bakit mo tutulungan, di ba? Oh, yan. O yung mga kawander, maraming salamat sa panonood at pasensya na kayo. Naglabas lang ako ng ano sa loobin ko. Kailangan naman talaga real talk tayo. Sabi nga nila, kapag ikaw ay nalulunod pa, ayun sabi nila, kapag ikaw ay yung hindi pa marunong lumangoy, huwag mong tulungan yung nalulunod. Kasi parihas kayong malulunod, ganun yon. Kailangan, pag tinulungan mo na yung taong nalulunod na yon, marunong ka na talagang lumangoy. Kumbaga may ibig sabihin yung mga kawander eh, tumulong ka sa kapwa mo kung may maitutulong ka na. Pero kapag wala ka pa namang maitulong, hayaan mo muna, 'di ba? Kailangan mo munang tulungan yung sarili mo para makatulong ka rin sa iba. Oh, 'yan mga kawander, 'di ba? Ang lalim. Pero laking ano sa atin, laking tulong sa atin balang araw na ganun. Kailangan muna natin tulungan yung sarili natin para mas marami pa tayong matulungan pagdating ng araw. Ayun mga kawander, maraming salamat sa panonood at saka sa nag-comment na yon. Salamat din sa'yo. Sana tanggalin mo na yung mindset mo na napaka-judgmental mo. Tignan mo muna yung sarili mo kung ikaw perfecto, kung ikaw okay ka ba, kung okay ba yung ugali mo, kung okay yung pagkatao mo. Ayan, God bless sa'yo ate at maraming salamat sa panonood mga kawanders. Stay tuned lang, stay positive at saka be happy sa mga kapwa natin na umuunlad ang buhay. God bless us all!